Hello mga kalabilabs, welcome to my channel, and for today's vlog, ito yung pag-uusapan natin ngayon ay yung mga about Marcoses, no? Kasi ang dami mga negative stories about Marcoses, pero sabi ko, bakit puro negative yung ating narinig or ating nalalaman, no? So, naghanap talaga ako ng mga sources na tingnan natin kung meron din bang mabuting nagawa ang mga Marcoses, no? Kasi may mga nagsasabi talaga, mga kalabidabs, na hindi naman masama ang Marcos at maganda yung ating ekonomiya, yung ating bansa, nang sila yung namamahala. So, in this video, no, ito ay wala namang panghalong panira sa mga politicians, no. Gusto ko lang din naman tingnan yung positive side naman na. Kasi karamihan naririnig natin, of course, is mga negative. So, sabi ko, bakit hindi ako maghanap ng mga stories about Marcoses na yung maganda naman. And let's see kung gaano nga ba kaganda ang Pilipinas noon nang si Marcos pa ang ating Pangulo. Sa 1986, hindi natuloy ang plano ni Marcos na paglikha sa Southern Leyte Polytechnic College sa Maasin, Leyte. At hindi na din ito pinagpatuloy ng mga sumunod sa kanya. Dahil sa EDSA 1986, napabayaan ang mga state... So yun. Okay, continue tayo. University sa Pilipinas na dati ay nasa listahan pa ng mga pinakatanyag na universidad sa mundo. Subalit ngayon, napag-iwanan na. Sa top 25 universities sa Southeast Asia, nangunguna ngayon ang National University of Singapore. Oh. Dahil sa EDSA 1986, nahito ang pagde-develop sa anti-typhoon rocket project dahil noong paman, gumagawa na ng paraan ng... So, you know, nakakasad lang. I mean, if for me, ha, in my own opinion, if sana, no, if maganda naman sana yung nasimulan ng mga past presidents, sana pinagpapatuloy na lang, no. If nakikita naman natin na para naman sa ikagaganda ng ating bansa yung isang project, no, siguro kailang ipagpatuloy, no. Wag nating haluan ng personal na issues or personal na alitan, no. If it is really for the Filipino people na magbe-benefit tayong lahat, siguro dapat ayun ang alisin ang mentalidad ng bawat politicians, no. Yung traditional na kasanayan na kapag hindi na siya yung pag hindi na sila yung nakaupo sa pwesto, karamihan pagkalaban nila sa politics, hindi na nila pinagpapatuloy ng project, which is ang nahihirapan, of course, ay ang mamamayang Pilipino. Pangulong Marcos na masolusyonan ang problema sakali man na may bagyong dumating sa Pilipinas dahil sa EDSA 1980. So yun, isa pa yun, yung parang anti-rocket, yun, yung rocket na para sa anti-typhoon. Ang ganda sana ng mga kalabidabs kasi alam natin na yung Philippines ay madalas talagang puntahan, no? Daanan ng mga bagyo. So siguro kung natuloy yun, hindi siguro tayo binabagyo ng bonggang-bonggan dahil dito sa plano sana ni Marcos. Ang ganda nito, promise, no? Nice. 86, nagdurus ang mga Pilipino dahil sa 10% value added tax na sinimulan noong January 1, 1988 sa panahon ni Cory Aquino, at noong January 1, 2006, ginawa namang 12% value added tax ni Ralph Recto. Dahil sa EDSA 1986, nawala ng disiplina ang karamihan sa mga Pilipino. Hindi na din iginagalang ang kapulisan dahil marami na rin sa kanila ang nalihis ng landas. Wala nang gustong pumila sa mga pampublikong sasakyan. Bagkus gusto nila ay unahan. Nawala ang disiplina, lumaganap ang droga, nakawan, at patayan. Oh, so yun yung sinasabi ng mga matatanda noon na during daw nung panahon ni Marcos, sobrang higpit, no? Bawal yung mga drugs, bawal yung mga tambay-tambay, bawal yung walang disiplina kasi talagang pwedeng hulihin ka or disiplinahin ka. Pero for me lang, on my own opinion, if ikaw naman ay gumagawa ng maayos and wala ka namang binaviolate talaga na rules or batas, I think wala ka namang dapat problemahin if mahigpit man yung government. Kasi if mahigpit man para sa kapabuti at safety ng lahat, wala akong nakikitang mali doon. So based dito, no, madaming nabago and madaming hindi na ipagpatuloy, kaya medyo nagkaroon ng
hindi magandang resulta, no? Pero I'm not saying na sobrang sama naman ng pumalit, pero ayun ba, nakukompare natin, no? Kinukompare natin, and may point naman talaga yung video na to. Kahasaan, nagmahal at patuloy pang nagmamahal ang mga pangunahing bilihin at mga rambulan ng mga kabataan na wala na mga dating libre kagaya ng Nutriban at marami pang iba. Ito ang tinatawag ng EDSA Revolution at demokrasyang ipinaglaban nila. Ipinagpalit nila sa papaunlad na sanang bansa ang striktong pamumuno sa maluwag na batas na tinatawag na demokrasya. Inabuso ang kalayaan kaya ang mga kabataan ngayon ang nagdurusa. Sa mga nagpauto sa EDSA noon, ikalat ang mensaheng ito ng magising ang lahat sa tinatawag nilang demokrasya. Ayaw pa rin nila kay Marcos sapagkat noong siya ay presidente na ang Pilipinas, tayo ang number one na exporter ng bigas at nasukat sa ibang bansa. Nice. Ay tayo na ang sinusuplayan ng Thailand. Ayaw pa rin nila kay Marcos dahil siya lang naman ang nagtayo ng Manila International Airport na pinalitan ng pangalan ng mga Aquino ng NAIA na ang ibig sabihin ay Ninoy International Airport. Ayaw pa rin nila kay Marcos dahil proyekto din ito ang LRT-1 Part 7 of the Philippines. Wow. Center na yung Pilipino Bataan Nuclear Power Plant Palace, PICC, Philippine Lung Center, Film Center, Golden Mosque for Muslim, SLEX and NLEX, ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas, ang San Juanico Bridge, the Manila Planetarium, Kalawit sa Paripan, Palawan, MTRCB, NEDA, PGH, PDIC, GMS Hospital. Wow. Pa rin nila kay Marcos dahil tayo lang naman ay isa sa may pinakamalakas na war weapons. Wow! Meron tayong sariling missile launcher na tinawag na Bongbong 1. Wow! So ang tanong asa nito ngayon? Grabe, no? Wow! Nakakapanghinayang naman. Meron tayong 35 na FA Crusaders, 37 na F-5 jets. Wow! First rocket launcher sa Pilipinas, Blue Diamond, first big jet fighter sa Pilipinas. Ayaw pa rin nila kay Marcos sapagkat noon ay mahigpit na ipinagbabawal ang mga droga at ang pag-inom sa mga tabi ng kalsada at hindi rin pwedeng bumili ang mga foreigners ng real. So ito yung ano, isa sa ano, parang pinagpatuloy, you know, ni Mayor ni President Duterte, no, yung mga bawal yung mga tumatambay at umiinom sa kalsada, no, at saka yung mga curfew, which is okay din naman for me, wala namang problema. At state sa Pilipinas, ayaw pa rin nila kay Marcos sapagkat siya lang naman ang presidente na walang kodigo kapag ito ay may speech. Ayaw pa rin nila kay Marcos sa dami ng pinatayo nitong eskwelahan, mga national schools, universidad, 37 na national school, 47 na university. Ayaw pa rin nila kay Marcos sapagkat nakagawa ito ng 20 na power plant sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Isa na dito ay ang Bataan Nuclear Power Plant na ipinasara ng mga administrasyon. Sayang. Simula nung sila ay umupo sa administrasyon, ito pa ang ilang power plant ang kilalang magatdam. Wow. Nice. Ayaw pa rin nila kay Marcos sapagkat nakapagpatayo ito ng mahigit na 20 na mga tulay sa Pilipinas. Kasama na dito ang San Juanico Bridge, Patapat Bayadak, Bongbong Bridge, Mactan at Mandawi Bridge, Candaba Bayadak at marami pang iba. Ayaw talaga nila kay Marcos dahil ito ang mga naipasa niyang batas, ang POEA, the National Manpower and Youth Council, na ngayon ay TESDA, SSS, GSIS, PAGASA, NAWASA, Pag-ibig, Death Penalty, National Home Mortgage, PAGCOR, at 13th Month. Wow, so ang dami niyang pinagawang mga tula, universities, mga eskwelahan, mga kalsada, and grabe sa kanya pala yung 13-month pay, Pag-ibig and everything, SSS. Wow. So lahat yun pinakikinabangan ng mga Pilipino. Oh. Wow. On December 16, 1975, President E. Marcos signed Presidential Decree number 851, known as the 13-month pay bonus. Oh. President Marcos emphasized that it is necessary to further protect the level of real wages from the ravage of worldwide inflation, and that Christmas season is an opportune time for society to show its concern for the plight of the working masses so that they may properly celebrate Christmas and New Year. Now,
These are the records in New York, Foley Square, the court of Judge Kinnan, and the unanimous decision, not guilty, Ferdinand de Miranda. Ooh. Not a single document, not a single witness to prove that any money, 1 centavo, $1, 1 peso, 10 pesos, were ever stolen from the Filipino people. So, hindi pala sila guilty for... Oh my goodness. Gago nakakakulat, no? Ang dami nilang ginawa mga kalabidabs. And nakakalungkot na hindi ito gaalong nabibigyan ng pansin, no? Because mas ini-emphasize sa atin yung mga maling nagawa ng mga Marcoses. Where in the fact, ang dami pala nilang nagawa ni FSD ni Pangulong Ferdinand Marcos, no? Ang dami, and nakakagulat, di pati yung 13-month pay, ha? Yung 13-month pay ay galing para sa kanya. Wow. I mean, siguro panahon na para itigil natin na siguro yung mga bangayan, awayan, siraan, no? All we have to do is magtulungan tayo na ano ba yung pwede nating ma-contribute sa bansa para at least magkaroon ng unity at magkaisa tayo at mas maging maulan yung ating bansa. Kasi sa totoo lang mga kalabidabs, no, nakakapagod na yung magrali-rali tayo, protesta tayo ng protesta, no, hindi siya nakakatulong para mas parang maging maulan yung bansa natin. Siguro as a Filipino, as a citizen of this country, mag-isip tayo ano ba yung pwede nating maitulong instead of complaining, instead of fighting or magrebelde tayo. Mag-isip tayo ng mga bagay na pwede nating maitulong. Ano ba yung mga pwede nating maitulong? For example, like maging mabuting mamamayan, no? Igalang natin yung ating batas, yung mga simple rules, yung mga pinapatupad ng gobyerno. Kasi alam niyo mga kanabinabs, hindi naman siya basta-basta kagustuhan ng government. Lahat yung mayroong constitution na sinusunod, may batas tayo na sinusunod. So, I think naman, lahat naman ang ginagawa ng ating government is para sa kabutihan ng lahat. Siguro naman sa mga officials, I think kaya panahon na, no, na magkaisa na lang tayo. Iwasan na yung mga bangayan, siraan, because hindi po yan kailangan ng bawat Pilipino. Ang kailangan po ng Pilipino ay kung paano ulit maiahaon ang Pilipinas sa ganitong kahirapan, no? Kasi sobrang na pag-iiwanan na tayo ng ibang bansa. So siguro it's time na pwede nating maibalik ulit yung ganda ng Pilipinas. So wala akong sinisira ang politiko, no? Ang sa akin lang as a mamamayang Pilipino, siguro panahon na para magkaisa na lang tayo. We have to pray for our country, we have to pray for our leaders, no? Tama na yung awayan kasi hindi makakatulong yan. Tama na yung siraan kasi hindi kailangan ng mga natin. Hindi ikakaulad natin. Ang dapat natin gawin ay magdasal at magtulungan tayo para sa ikagaganda ng lahat. Because tayo din naman ang mag-benefit at the end. So, sana maging maayos na po ang lahat and sana maging mapayapa yung ating eleksyon at talaga ang mapili na mauupo sa posisyon na magiging leader natin ay talaga yung may malasakit sa mamamayang Pilipino. Again, huwag natin isipin na kabayan natin siya, kaya natin siya iboboto kasi may makuha tayong benefit sa kanya, ganito, ganyan. Huwag natin isipin yung personal interest natin, yung makukuha natin. Ang isipin natin ay yung pangkalahatan, yung para sa lahat. No, huwag tayong maging sakim. No, isipin natin yung sambayanan mismo, yung Pilipinas.